Okay mga boss, nandito na tayo ngayon sa ating gagawin na unit, yung QPR. So mga boss, ito yung sinasabi nung customer na sasakyan. Walang 1 saka 2. So ngayon, bali titingnan natin yung ano, yung induct switch, ay mali, resistor block. Kung talagang may problema. Okay, bali nandito siya. Babaklasin natin 'to, mga boss. Ito. Cover na 'to sa itong sa wiper. Tubig 'to ng wiper. Babaklasin natin 'yan para makita natin yung resistor block kung saan nakakabit. Okay? Okay, mga boss. Tatanggalin ko na ang gagamitin natin kung hindi ito, flower. Ito, flower, no? Flower yung gagamitin natin. So, ngayon, tatanggalin na natin 'yan. Galing mo na boss, ha? Ayan mga boss, tinanggal ko na. Ha? So, ngayon, bali natanggal ko na siya. At ito natanggal ko na rin. Ayan. So, ngayon, ang resistor block niya, ito. Ito yun, itong may socket na to. Ayan, ito siya. So, bale, ito yung evaporator niya, diyan nakakabit. Ito yun. Ayan, tatanggalin natin yan. Tapos, ito rin yung blower motor. Kailangan mahanginan siya papasok doon para hindi siya uminit. Kasi pag hindi siya nahanginan mga boss, sure na bibigay yan. At umaapoy kasi ito pag hindi nahanginan, bumabaga. Okay mga boss, titingnan natin yan ha. At ipapakita ko sa inyo, tatanggalin ko to, at ang ating gagamitin na tools ay Phillips screw, kasi ayan may Phillips sya. Ayan mga boss, tatanggalin natin yan. Ayan, tapos ito, pag natanggal ko na mga boss, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang naging dahilan kung bakit hindi gumagana yung 1 and 2 3, 4 lang, diba? Pero kadalasan naman, gumagana yung 2, 1 and 4 ang wala, diba? So, ayan mga boss, ito yung tinatawag ng resistor block, ito yung blower motor, ito. So, na-check ko na kanina, habang nandito yung may-ari, bali hindi ko nakuha na ng video mga boss. Chinik namin ng may-ari, nag-usap kami, sabi niya bigla na lang daw nawalan. Yung number 1 siya, bigla nawala, tapos kung number 2, 3 niya, nagkaroon. So, lumasok agad sa isip ko, sabi ko titingnan ko muna yung electrical. Pero kadalasan mga boss, wala yan sa electrical. Pero ito, ano pa rin to, part pa rin to ng electrical. Kasi ito yun, no? Electrical. Pero ito muna ang aking i-check. Kapag ito ang may problema, wala na akong bubulat natin sa mga linya ng electrical ng car aircon. So, okay. Okay mga boss, papakita ko sa inyo pag natanggal na yan. Ito ang gagamitin natin tools, Phillips screw. Positive. Yan. Yan. Yan mga boss, ang tatanggal natin. Ito yung pinakabuong resistor block. Ito yung evaporator niya. Yan. Tapos ito yung blower motor mga boss. Okay. Okay mga boss, ipapaliwanag ko na naman sa inyo yung sinasabi ko kanina, yung wala daw 1 2 ay walang ano 1. Meron lang 1 2 3 and 4 wala. So baliktad naman minsan 1 into 3 4 meron. So ang 'yun ang tatalakayin natin ngayon, yung ang ipapakita ko sa inyo kung bakit nawawala yung 1 or 4 or 2 lang ang meron saka 3 or ano naman 3 lang saka 4. 'Yun ang ipapaliwanag ko kung bakit ano ang nagiging problema noon. Ano nagiging cause kung bakit walang 1 saka 4. So ipapakita ko sa inyo 'yun. Okay mga boss? Kasi 'yan ang kadalasan na minsan bumibigay yun, yung hangin humihina or walang 2, 3, 4 lang, walang 1, 4 wala din. So yun, ipapakita ko sa inyo yun. So ito na yun mga boss, sinasabi ko, ito bakit nawala yung 1, kasi yung pagkakahinang kumalas na siya, bumitaw na sa pagkakakapit niya. So ito yun, yan dito parte, yan. Kasi ito kasi mga boss, meron tong ano, high, low, medium, yun. Yung tatlong yun.
Pero ito apat na sakit to. Kaya siguro yung number one niya, bumitaw. Bumitik or uminit siya. Kaya bumitaw sa pagkakahinang ito. Kasi hinang lang to mga boss. Parang pinakapit lang, di ba? Ayan. Ito. Ayan. Ito yung tinatawag na resistor block. Ayan. So, magtatanong kayo na bakit ganun. So, bakit ganun ang nangyari? Kasi minsan, yung blower, kung hindi gumagana, or nagluloko yung blower niya, ito yung blower niya, di ba? Ayan yung blower. So, ngayon, ito kung hindi nahanginan, ibig sabihin, umiinit siya. Kaya nalulusaw, kaya nasusunog to. Kaya bumibitaw sa pagkakahinang. So, ito kasi nakatapat to sa may blower, sa may hangin, daanan ng hangin, para hindi siya masyadong uminit itong resistor block na to. Kasi kung hindi siya manginan, so, talagang malulusaw kasi yung init niya, sobra. Sobrang init to. Malakas to ang init nito. Kasi ito yung nagbibigay ng control dito sa panel na to, dito sa switch ng car aircon. So, ito mga boss, ito yung sinasabi ko kanina na sabi ko pupuntahan namin ang isang customer ko. So, ito nga yun, problema yun. So, ito pwede rin to mga boss, magtatanong kayo, pwede ba yung ipahinang? Oo, pwede naman. Pero hindi ko sure kung hanggang kailan tatagal ulit, di ba? Kaya ang ano ko lang sa inyo, pwede rin hinangin. Kung medyo kapos sa budget, pwede rin. Pero ang pinakadabis dito mga boss, replace na talaga. Replace kung may pira lang naman, di ba? Kung sapat ba yung budget or kaya ba yung budget natin na bumili ng ganito na resistor block. Kaya kung may pira lang naman, palitan na natin. Huwag na tayong magtipid kasi kung magtipid tayo, babalik at babalik pa rin yun. Tayo rin ang mahihirapan. Lalo na kung nagbibiyahe tayo ng mga malayuan, tayo rin naman ang mahihirapan. Kasi bakit sobrang init? Gumagana nga pero hindi mo makontrol. Hindi mo makontrol itong 1-2-3 to. Ayan. Yan ang sinasabi ko kanina. Pag nag-on ka, bakit wala? Wala yung 1. Tapos nag-on ka pa, bakit wala? Wala pa. Pag nag-3 ka, yun, saka doon lalabas. Minsan naman mga boss, ito, meron, 3, meron, 4, wala, yun. Siguro, yung trigger nito, yung dito, bumitaw din, yun. Kaya yun ang naging problema sa car aircon, yung blower, yung hangin ng sasakyan nyo, yung sa car aircon. So, kaya yun, bumitaw siya sa pagkakahinang dyan, dito. Yan kulay, gold. Dyan, kaya siguro, nawala yung hangin. Eh, ito yung binabanggit ko kanina mga boss sa habang kami hindi pa nakapunta rito sa customer na to. Yan ang sinasabi ko na bumitaw na bibilihin niya. So ngayon, bibili tayo nito kasi ayan, hindi na siya kumakapit. Yan, saka yung blower niya, nagloko lang yung electrical niya. Kaya nagkaroon ng problema. Kaya uminit siya, bumitaw sa pagkakahinang. So, ayan mga boss, may natutunan naman kayo sa part ng car aircon ng sasakyan. So, kung kayo mga boss may mga sasakyan, palagi kayong manood ng aking mga i-upload na video. Kaya huwag nyo mga boss kaligtaan na i-like at i-share at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa aking mga panibagong ipapalabas na mga video.